Hello! Welcome dito sa Boringog Channel. Magandang araw, Pilipinas. Tanong ko lang, OFW ka ba katulad ko? Yes, ang video nito ay para sa'yo kaya dapat panoorin mo. Tanong lang po, ilang taon ka na pong nagtatrabaho bilang OFW? At hanggang ngayon ay wala ka pang bahay. No worries, sapagkat ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay mayroong programa. Yan ay ang tinatawag na 4PH o Pamansang Pabahay para sa mga Pilipino. Kaya dapat lang panoorin mo ang video ito simula hanggang matapos. Congresswoman Marisa Del Mar Magsino sa MOA signing ng Pambansang Pabahay para sa mga OFW between the OFW Party List and the Department of Human Settlements and Urban Development, together with Secretary Jose Rizaliano, Jerry Acozar. The party list Congresswoman Marisa Del Mar Magsino said one of the dreams of an overseas Filipino worker is to be able to save up by toiling abroad for a house that they can call their own. For this reason, OFW party list reached out to DSUD Secretary Acozar to include OFWs as beneficiaries of the Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing or 4PH program of the government. First time, dahil first term tayo sa politika, first time na nakasama natin si Secretary Jerry Acozar at wala akong pasubali. Minungkani ko po sa kanya ang tungkol sa pabahay para sa ating mga OFWs. Agad-agad, nagbigay na agad siya ng go signal. Lalo po tayo magpupursige upang maibigay natin ang serbisyo para sa mas nakararami at ang pagmamahal natin sa DSUD sa partnership ng ating MOA signing. Ang ibig lamang sabihin, tuloy po ang serbisyo para sa Pambansang Pabahay para sa ating mga Pilipino at mga OFW. The Memorandum of Agreement includes the allocation of units in the housing projects of DSUD to OFWs, returnees, and family members. DSUD will provide the details of housing projects in the pipeline, which the OFW party list can match with the OFW. Mga kababayan, napanood niyo po yung video, yung signing of MOA agreement ng OFW party list ni Representative Marisa Del Mar Magsino at ng Department of Human Settlements and Urban Development ni Secretary Jose Rizalino Jerry Acozar. Papalo po doon sa MOA agreement nila ay ito sa MOA agreement ay binubuo po ng committee ng DSUD at OFW party list upang ilatag po ang kanilang step-by-step process para po sa availment, validation, assessment at approval of beneficiaries para sa Pamansang Pabahay para sa mga OFW. So ngayon po, makikita nyo po sa screen, nandyan po yung QR code kung saan pwede nyo i-scan at bisitahin ang link gamit ng kung anong browser po. Ayan po yung preliminary database kung saan nyo po pwede i-submit ang kompleto pong detalye ninyo sa mga interesado na maging beneficiaryo ng programa. Pero para po sa karagdagan pong impormasyon, pwede nyo pong bisitahin yung OFW party list page nila po sa Facebook. Makikita nyo po lahat doon ng detalye. Ito pong sa akin ay disclaimer lang po at lahat po ng impormasyon nito ay makikita nyo kompleto mismo sa page ng OFW party list sa FB page po nila. So hanggang dito na lang po mga kababayan. Ito po si Boringog. Maraming salamat po sa inyong panonood. And Boringog is signing off. God bless!